Susan, iba talaga ang pakiramdam na magkaroon ka ng diploma. Siyempre naman, Kuya Kim, parang reflection na rin kasi yan ng mga pinagdaanan at pinaghirapan mo nung ikay nag-aaral, di ba, Kuya Kim? Nung nag-aaral tayo, akala natin ang hirap, no? Pagdating sa tunay na buhay, mas mahirap pala. Pero paano, Susan, kung sa taas ng pangarap mo sa buhay, ang diplomang pinanghahawakan, literal na palang lumipad? Yan ang aking kwentong Dapat Alam Mo. Simbolo ng sipag, tiyaga at determinasyon, ganyan tignan ang diploma. Pero paano kung ang diploma na mahirap makuha, tinupi na lang ng parang eroplano? Marami ang napareact sa video na ito ng 38 anyos na si Christopher. Sa video, kitang-kita na unti-unti niyang binubuksan ang isang eroplanong papel. Pagkabuka, diploma pala niya ito nung siya ay natapos ng kolehiyo. Pero huwag daw husgahan ang paper plane na diploma ni Christopher dahil hindi rin daw niya alam paano ito natiklop ng ganito. 2007 ako nag-graduate, tapos ni-renovate yung bahay namin 2008. Natapon yung diploma kasama ng mga basura dun sa may labasan, tambakan ng basura sa labas. Ilang araw daw ang nakalipas, ang kanyang diploma nakita na lang sa daan na nakatupi na parang eroplano. Dinampot ko yung papel, pag-ikot ko, nakikita ko yung pangalan ko, pati yung school. Childhood dream daw talaga ni Christopher ang maging piloto. Pero dahil sa 9/11 attack noon sa Amerika, nakumbinsi siya ng pamilya na medical technology ang kunin na kurso. So wala akong idea ko ni medtech. So napasa ko lang yung exam. Gusto ko lang pumasok doon na matapos yung 4-year course na yun. And yun lang. Matapos magka-diploma, aminado raw si Christopher na isinantabi na niya ang pinag-aralan. Sabi ko, gusto ko maging practical. And booming kasi noon yung BPO noong mga panahon na yun. Pagka-graduate ko, apply agad ako sa BPO. And doon ako nag-grow talaga and ang dami ko rin na-experience doon. This time, gusto ko naman ng iba. Gusto ko naman yung sarili ko, yung unahin ko. Software engineer ako ngayon sa American company. Malayo man sa tinapos ang trabaho ngayon ni Christopher bilang software engineer, nalungkot pa rin daw siya nung naitapon pala ang kanyang diploma. Pero wala na daw siyang planong ipaayos pa ito. Gusto ko maging piloto. Tapos, para bang subliminally sinasabi sa akin, ito yung tinapos mo. Ito yung eroplano mo. Parang, okay, kaya kinip ko na lang siya ng aeroplano for the longest time. On papers, maganda tignan na meron kang diploma pinangahawakan. Pero what will matter kasi yung kung ano yung magiging perseverance mo para, alam mo yun, magkaroon ka ng sarili mong wins, success. Para sa career coach na si Pat Malyari, iba't ibang dahilan kung bakit tumilipat ng karera ang isang degree holder. There's one could be economic, may need, di ba? Yes, nagtapos ka ng kurso na gusto mo, pero hindi ka makahanap agad ng trabaho. Number two could be, yung kursong pinili mo ay hindi ikaw yung pumili. Pwedeng yung magulang mo yung pumili sa'yo kasi yun yung uso dati, or makakapagdala ng pera agad-agad sa pamilya nyo. Dapat alam mo na sa huling pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, nasa 40% raw ng mga empleyado ang overeducated o mas mataas ang kakayahan at academic credentials kesa sa hinihingi ng kanilang trabaho. Ibig sabihin, hindi nila nagagamit ng maayos ang kanilang pinag-aralan o tinapos. Kung tutusin, no, hindi mo na kailangan ng formal college education para to earn money. Think about the content creators and digital businesses that we have now. A college degree is only a ticket to a work. Dahil kung ano yung naman natututunan mo sa eskwelahan, maliit na parte lang yan sa kung ano yung talagang nangyayari in the workplace. The language, even in the workplace now, is not about what degree did you finish, pero what are the skills that you bring to the table. Mahirap timbangin kung kakayahan o pinag-aralan ba ang mas kailangan. Kung tutuusin, dapat nga ay magkaakibat ito dahil nalilinang ang kakayahan para sa karerang gustong tahakin.